Hello everyone and welcome to my channel. Ang itatanim ko po ngayon ay sitaw o string beans. Ito po ay buto ng sitaw na binabad ko na sa tubig for 1 hour. Ang gagawin ko po ay direct planting. Itatanim ko ang buto ng sitaw direkta sa lupa. Pero sasamahan ko siya nito. Ito po ay balat ng palay o rice hull na sinunog. Tapos may kasama rin siyang balat ng palay na hindi sunog. Yan. Ang ginawa ko, binasa ko siya para maging moist. Kasi kanina, tuyong-tuyo siya, saka mainit. So, ito, medyo malamig na siya. Maganda na yung texture niya. Dagdagan pa natin konting tubig. Haluin nyo lang ganyan. Sobrang init kasi ng panahon ngayon. Mas maganda yung ganitong malamig siya. So tara guys, samahan nyo ako. Magtanim tayo ng sitaw. Okay guys, ang ginawa ko, humukay ako ng pabilog, then nilagyan ko ng rice hull, tapos nilubog ko ng 2 inches yung buto ng sitaw, at nadiligan ko na siya. Lalagyan ngayon natin siya ng label. Eto. Okay. Dito sa kabila, may tanim din ako na ampalaya. Eto. Mukha namang malusog siya. Tinanim ko siya April 24. Ngayon po ay May 12. So, mga 18 days. Mga 18 days na siya. Bali, 5 ito. Ito pong isa maliit. Nahuli siya ng tubo.
Nahuli siyang nag-sprout. Mukhang healthy naman. Ang mangyayari ngayon, iisa lang yung trellis niya. Yung ampalaya sa kasitaw. So, bali, isa lang yung trellis niya. Pero hindi ko pa gaanong natatapos. Tatapusin ko pa yung trellis nitong sitaw. Ayan o. Mas maganda po guys na mayroon kayong ano, ampalayang tanim sa bakuran nyo. Kung wala kayong space sa bahay nyo na lupa, pwede rin sa container. Lagyan nyo lang din ng ano, ng trellis na ganito. O kahit alambre, pwede yan. Maganda rin na meron kayong tanim nitong ampalaya. Kasi maganda ito sa ubot sipon. Lalo sa sanggol, sa baby. Kung meron kayong baby na inuubo, magdikdik lang kayo ng dahon nito. O kaya pakuluan nyo. And then painom nyo sa baby nyo. So, hindi na kayo tatakbo ng hospital. Okay guys, ngayon po ay May 19. So, tinanim natin yung buto ng sitaw is May 12. So, this is after 7 days, guys. Nag-sprout na siya. Tumubo na. Pero yung iba, mga 5 days tumubo na kagaya nito. Etong isa, ngayon lang, kanina lang tumubo ito. So, bali, ang tumubo is 5. 6 yung tinanim natin. Meron pang isang hindi tumubo. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, kailangan na siyang i-fertilize. Gagamitan ko siya ng my own version ng organic liquid fertilizer. Kung gusto nyong gumawa ng ganito, madali lang po. Meron akong video nito. Click down below lang yung link sa description. Okay, para meron kayong unlimited na ganitong liquid fertilizer. Effective na po ito, ano to, tested na po ito. Napaka-effective nito. So, ia-apply ko siya ngayon sa aking sitaw. Para masiguro na meron siyang nutrients. Okay. So guys, tignan natin yung ampalaya dito. So eto na siya, gumapang na. April 24 ko itong tinanim. So, mga wala pang isang buwan, mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan pa lang. Eto, hindi pa gumagapang. Pero pagapang na siya. Itong isa gumapang na. Pati itong tatlo. Ayan.
So kailangan ko nang gawin yung trellis ng sitaw. Dahil mabilis siyang lumaki, oh. Mabilis tumaas kaysa sa ano, kaysa sa ampalaya. Ang sitaw o string beans ay may scientific name na Phacelus vulgaris. Ang sitaw ay mababa sa calories, magandang pagkuna ng protein, meron siyang fiber. Pag sinabing fiber, nakalilinis ng bituka. Beta-carotene, vitamin complex, carbohydrates. Nagtataglay din ito ng folic acid. At bukod dito, magbibigay din ito ng maraming iron at manganese. Kayang-kaya ng sitaw na pababain ang iyong cholesterol level. Base sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mataas na fiber sa sitaw ay pumipigil sa pagtaas ng sugar level. Ang sitaw din ay nakakapagpalusog ng ating puso at nilalabanan yung mga pagkakaroon ng colon cancer dahil nga sa mataas na fiber nito, yung fiber content niya. So yun, mga benepisyo ng sitaw, guys. Okay, I think I will end this video. Kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe at click mo na rin yung button bell.